kaya na-engkanto raw si Joel nung nakilala niya si Nida. Mabait po, matulungin, unawain. Hanggang sa pumunta na siya sa bahay namin sa Naniligaw, sir. Si Nida naman, hindi na nagdalawang isip na sagutin ang kanyang first love. Siya lang yung una kong naging boyfriend. Masaya naman sir, wala naman problema sir, hindi naman kami nag-aaway. Pero nito lang nakaraang buwan, habang nagtatrabaho sa Pampanga si Joel. Nung nabalitaan ko po na nagbibigay daw ng napahala po ako. Sir, sabi nila, binibigay daw sa akin. Po agad po akong hingin ng bakasyon sa engineer ko para kumpruntahin kung ano itong nangyayarap dito sa bahay. Sino ang nanggugulo sa pagsasama ni na Joel at Nida? Pag may nangligaw sa asawa ko, yung reaction ko magagalit. Nagsimula ang lahat nito lang September 17. Nung si Nida, may napansin sa kanilang bakod. Pagising namin sa umaga, may napansin akong kalagay na dilata doon. Tinignan ko kung expire na, baka nilagay nilang doon. Hindi pa naman expire. Sinabi ko muna sir sa gilid. Pero makalipas lang ang 3 araw. Ganun ulit, pagising namin ulit, pagbukas namin ng pinto, napapansin na naman namin na may nakalagay doon. Katao na sir ang nangluluko na naglalagay doon. Ang iniwang sardina sa bakod, inulam ng biyanan ni Nida. Pero, nung matapos na sila kumain, nung po ako doon sa may balkon namin, bato, tumunod doon sa simento. Akala ko naman yung hollow block na nadudurog. Pagtingin ko, sa likod ko, wala naman tao. May 3 araw. May natuloy ako. Nung kinain yung dilata na yun, bakit bumato? Baka nagalit. Wala naman tao daw na nagdadaan dyan sa may bakuran nila. Yung nga ang nakapagtaka nga kung sino kaya nagbibigay doon. Dahil sa mga kakatuwang pangyayaring ito, umugong tuloy ang mga chismis na ang mga iniwan sa bakod ni Nida, regalo raw ng manliligaw niya. At hindi raw ito tao, kundi isang maligno na kung tawagin, pugot. Yung sinasabi nilang pugot, eh lumiligaw pa rin raw yun. Engkanto po na nagbabahay siya sa kahoy. Ang hipag ni Nida na si Florentina, di mano, nakita mismo ang pugot. Nung alas 5 na madaling araw, lumabas ako. Tapos bigla may duman sa likuran ko na parang aninos na namamanhid na ako. Lahat ng balahibo ko tumatayo na. Ayon kay Nanay Rogelia, noon pa man, gumagala na raw ito sa kanilang lugar. Nagbabato ka, naglalaba ako. Yung lupa na bilog, tinamaan ako pero wala nang nating makita. At alas 12, nawawala yung kanin namin. Ayun, yan agad na ito pugot. Parang unggoy na may balahibo. Oo, sa garliyo ng malaki. Nanliligaw raw talaga ito, basta may matipuhan. Ganyan daw yung mga maligno. At ang di manoy secret admirer ni Nida, meron na namang iniwan. Yung anak ko, bukas ng pinto, may nakita siyang damit na nakasabit. Binuklat nila, tinignan nila sir na bago pa. Para sa akin daw yung saktong-sakto daw sa akin. Di pa na tanggal yung tag niya. Dito na nagpupuyos na umuwi si Joel ng Pangasinan. Agad po akong humingi ng bakasyon sa engineer ko para kumpruntahin kung ano itong nangyayarap dito sa bahay. Nabahala po ako. Pero iba naman ang pinaghihinalaan niya na nag-iiwan ng mga regalo sa kanyang misis. Sabi ng kapitbahay, pugot, di po ako naniniwala. Nasa isip ko po tao yun. Abangan mamaya! Malignong pugot nga ba ang nanliligaw sa isang misis sa Pangasinan na nag-iiwan daw ng mga delata at damit? Pero si Mister, iba ang hinala. Nung nakausap ko itong mga pinsang ko po, ang pinagsususpetsahan ni Joel, haharapin na ni Nida. Kung maninigay kayo, direktan nyo na. Para imbestigahan ang mga kakatuwang pangyayari sa compound, nagpatawag na rin kami ng paranormal researcher. Ito iba na dito. Iba na yung nararamdaman ko dito. Yung parang may yumayabag o may sumusunod, tapos may tumatawa. Yung nandito ang mga elemento, siya yung gusto niya.
Ayon sa paranormal researcher, si Nida nga ba ang pakay ng di umano elemento? A. Oo. B. Hindi. I-comment lang po sa KMJS Facebook fanpage ang letra ng inyong sagot. Kalakip ang inyong selfie na nanonood ng last segment ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang limang makabibigay ng tamang sagot, mananalo ng tig for 5,000 pesos. Ayuda mula po sa aming programa. Sino nga ba ang misteryosong manliligaw ni Nida? Tao ba o di mano? Maligno? May mahuhuli kayang kakaiba ang CCTV camera. Sa number 3 na parang may binabantayan lang siya. Mamaya na! Yung nandiditong mga elemento, siya yung gusto niya. Kahit pamilyado na, may nanliligaw pa rin daw kay Nida. Na nag-iiwan sa bakod nila ng damit at delata. Pero ang hinala ng mga taga rito, hindi ito tao. Yung sinasabi nilang pugot, eh lumiligaw pa rin daw yun. Pero ang mister ni Nida na si Joel, may pinagsususpetsahan. Sabi ng kapitbahay, pugot, di po ako naniniwala. Nasa isip ko po tao yun. Nung nakausap ko itong mga pinsan ko po, sa cellphone po, kung mamimigay kayo, direktan nyo na, huwag nyo na kayong manakot. Dito na nila ipinatawag ang mga tinutukoy na pinsan na naninirahan din sa compound. Kaya bang naglalagay ng mga dilata doon sa bakuran? Wala akong pinalaman dyan. Bakit ako maglalagay dyan? Kakainin ko na lang yung dilata. Eh, alam niyo naman, gracious ngayon. Hindi ako naglalagay dyan. Anong lukuhin kita? Inilipag kita. Nakampati ako sa kanila. Samantala, nagkabit din ang CCTV camera sa pag-asang matsyempuhan ang nag-iiwan ng mga regalo para kay Nida. Nung first night, wala namang ganung nakuha. Matapos ang ilang gabi. Nung pangalawang gabi, ito yung nakuha natin. Sa camera 1-2, wala namang pagbabago except sa number 3. May pusa tayo nakita. Tumitingin siya sa kaliwat kanan, sabay tingin siya lang dito sa may kasabit na dalit na to. Parang may binabantayan siya. Wala po tayong nakunan na naglagay ng kung anong bagay dito sa pader na to. Dahil sa salaysay ng mga kapitbahay na may kung anong nararamdaman sila sa compound, nag-imbestiga ang paranormal researcher. Ito saan nila nilalagay yung mga dilata? Kasi kung dito nilalagay at ang naglalagay ay hindi tao, nararamdaman ko po yung enerhiya niya. Wala po akong maramdaman na enerhiya na nanggagaling sa iba. Kasi po, anumang bagay na hindi po dito galing sa ating physical na mundo, eh iba po yung kanyang energy. Kapag po elemento yung may gusto sa tao, ang binibigay po niya yung galing sa kanilang mundo. Halimbawa po, bulaklak, dito. Ito po, dilata, noodles. Hindi po nag-e-exist yan sa mundo nila. Pero pagdating ni Ed sa parting ito ng compound, ito iba na dito. Iba na yung nararamdaman ko dito. Yun, meron akong naririnig na parang mga tumatawa. Posible po ba na sila yung nagbibigay na regalo kay nanay? Hindi po eh. Mas karakter nitong mga klase ng elemento na to, yung paglaruan ka. Ang madalas din daw lapitan ng mga elemento, hindi si Nida, kundi yung nandiditong mga elemento, si nanay ang mas gusto nilang puntahan. Nung matapos na sila kumain, nung po ako doon sa may balkon namin, natuloy ako. Pagtingin ko sa likod ko, wala naman tao. Siya yung gusto niya, either gusto ng kaibigan, wow, o natutuwa kay nanay. Kasi niyo po yung nagpapapansin po sa inyo. Pinapawisan ako. Ano nararamdaman niya ngayon? Pinapawisan ako. Oh, basta ang labing. Opo. Kayo po yung merong enerhiya ng elemento.
Mami, ano, yung case nyo po, malinaw po sa akin na hindi elemento ang nagbibigay sa inyo ng regalo. Tao po yon. Kaya po ito, sa inyo ko po ibibigay. Sorry, ito po ay medalyon po yan na magbibigay ng protection sa inyo laban sa mga elemento na lumalapit sa inyo. Maraming salamat. Pwede pong pasok sa unjust vexation po, yung parang nang-aasar. May kaparusahan po, makukulong po siya 1 day to 30 days at yung multa, less than 200 pesos. Kahit na anong mangyari po, yung sinasabi nilang pugot na nangliligaw, kahit na sino pa po yung hadlang, di po ako bibitaw sa relasyon namin. Kahit anong ihirap, sir, talagang di ko siya lulukuin. Ang pagmamahalan, hindi nasusukat sa mga ibinibigay na material na bagay. Sa halip, sa pagtitiwala at katapatan. I love you, ma. I love you too, pa. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.